Happy Sabbath po. Tayo po ay manalangin sa mga beses. Panginoon naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong oras. Ikinukumbisal po namin lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami ayon sa inyong salita. Bigyan niyo po kami ng banal na espiritu upang maintindihan namin ang mga salita ninyo galing sa aklat ng kasulatan sa Biblia at galing sa mga experience ng aming mga kapatid. Salamat po ng marami. Kailangan po namin ang inyong presensya ngayong oras pagkat kami po ay walang kakayahan, walang pagkakaintindi, kundi po galing lang sa inyo. Salamat po ng marami sa pagpatawad sa aming mga kasalanan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Dali lang po. Okay. Meron po akong aklat na napakaganda dito. Last time po na ako yung nag-sermon dito, kayo po ay binanatan ko ng binanatan. At dahil ang iniisip ko po ay baka hindi na ako imbitahan. Kaya lang, ang mga anak po ng Diyos ay mahal ang salita ng Diyos. Kahit na banatan sila ng banatan, basta ayon sa Biblia, gusto pa rin po nila ng mas mahalaga po ang salita ng Diyos kaysa ang kanilang mga damdamin. Kaya po, I praise the Lord na tayo po ay magkakasama ulit ngayong umaga po. Saan ba nakalagay yun? Ito ay Soro-Soro. Okay. Meron po ako aklat na napakaganda dito, mga kapatid. Ang title po nito ay Adventism's Greatest Need. Ang pinakakailangan ng mga naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon, ang pagbubuhos ng banal na espiritu. Ito po ay sinulat ni Pastor Ron E. M. Cluzet. Siya po ay field secretary ng North American Division. Siya rin po dati ay dean ng Southern Adventist University College of Theology. At sinulat niya po ito, ang kanyang dissertation at ang kanyang interest sa kanyang researches ay tungkol sa banal na espiritu. Lahat ng mga bagay tungkol sa banal na espiritu at napag nalaman niya na ito ang pinakakailangan ng ating iglesia sa huling panahon. So, nagsisimula po tayo sa isang kwento. Sa page 21 po, meron pong kwento tungkol kay Gao Hung Che. Ito po si Gao Hung Che ay, taga saan ba ito? Isa po siya, malamang China, para kasing Chinese ang ano. Ito po ay siya ay laborer. Anong Tagalog sa laborer? Manggagawa. Sa isang country, siya po ay nabinyagan. Usually, nag-aaral ng Biblia, tapos pag nalaman niya na si Jesus ay nagpabinyag, nagpapabinyag din ang mga tao. Siya po ay walang pamilya, siya po ay walang edukasyon. Hindi po lang siya walang edukasyon, siya ay illiterate. Anong ibig sabihin ng illiterate? Walang pinag-aralan. At siya po ay makakalimutin ng sobra. At kahit anong ituro sa kanya, hindi niya maalala. Nakaka-relate po ba kayo pagkakatapos lang ng exam? Makakalimutin. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Kahit na hindi natin maintindihan lahat, hindi natin maalala, gagamitin pa rin tayo ng Diyos. Amen? Pero si Gao ay nagmamahal sa ating Panginoon at nais niyang mag-share, mangaral ng pag-ibig ng Panginoon at ang kanyang salita sa ibang mga tao. Pero paano nga naman magba-Bible study si Gao Hung Che? Hindi niya nga maalala kung anong sasabihin. Hindi rin siya marunong magbasa at magsulat. Kung pwede lang, sanang matuto siyang magbasa, sabi niya. Isang Sabado, mga kaibigan, siya ay nag-desisyon na manalangin sa Diyos
na gawin ng Diyos ang kahit ano upang makapagbahagi siya ng kanyang pananampalataya sa iba. So, ang ginawa po niya, ito pong speaker na ito, narinig ko lahat ng kwento niya, ito po ay sinulat niyang aklat. Yung mga kwento ay nakolekta niya agad dahil marami siyang experience at mga estudyante na nag-eskwela sa Southern Adventist University. So, ito po ay siya nag-week of prayer sa Ayas. At kwento niya lahat ng mga bagay dito, pati yung mga bagay na hindi niya sinulat, kwento niya. So, napakinggan ko mismo ito sa author. So, siya po ay nanalangin dun sa kanyang maliit na bahay. Bahay-bahayan, bahay. At nanalangin siya ng maraming oras. Gustong-gusto talaga niya na makapagbahagi siya ng salita ng Diyos. Tapos mga kapatid, meron siyang biglang narinig na boses. Oh, lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, kailangan natin i-check kung totoo yan sa Bible. Sa Bible po ba may merong narinig na boses pagminsan? Sino po? Jose. Si? Jose. Sino po? Sino yung Jose? Jose. Maria. Ah, si Joseph. Jose. Sorry po, hindi ako maguring mag-Tagalog. Si? Sino pa po? Samuel. Ah, marami. Okay. So si Gao ay may narinig na boses. Ang sabi po ng boses, basahin mo ang Psalms 62. So kaya kanina po, ginabasa ko yung Psalms 62. Sabi niya dun sa boses, hindi ako marunong magbasa. Pero hindi nakikipag-away yung boses. Sabi ng boses sa kanya, basahin mo yung Psalms 62. So, kinuha ni Gao yung Biblia na pagka binibinyagan, usually binibigyan ng Biblia, binuklat niya sa Psalm 62 at namangha po siya si Gao kasi hindi niya nga siya marunong magbasa. Paano niya nabuklat sa Psalm 62? At hindi lang po niya buklat niya, nabasa pa niya yung buong Psalm 62. Tinitingnan ko kanina parang nasa 20 plus verses. Nabasa niya yung buong Psalm 62 at hindi siya talaga makapaniwala sa sobrang kanyang kagalakan. Lumabas siya dun sa kanyang maliit na barong-barong. At tumakbo pa siya dun sa elder. Sabi niya, elder, tinuruan ako ng Diyos magbasa. Sabi niya, at binasa ko yung Psalm 62. At yung ni Psalm 62, ni-recite. Sinabi niya yung lahat ng nandun sa Psalm 62 na hindi nagbabasa. Naalala niyo pa yung binasa niya. So tinuruan siya ng Diyos, sabi niya dun sa elder, elder, God taught me to read. And he recited the whole psalm from memory. God had miraculously given him the ability both to read and to memorize. Amen? So may pag-asa pa tayo. Kung si Gawong Chipa na hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat, nanalangin ng napakatagal, bigla siyang nakabasa at nakasulat, tinuruan siya ng Diyos, biglaan na makabasa at makasulat, anong nangyari? Kasi lahat ng mga bagay, ang pagsubok niyan, kung may mangyaring maganda. Ang resulta, ang nagsasabi. What did God, anong ginawa ni Gao dun sa kanyang kakayahan na magbasa at magsulat? He proclaimed the love of Jesus to everyone who would listen. Lahat ng masalubong niya, lahat ng nakikinig, ikikwento niya kung anong laman ng Biblia. Oh, binabasa niya ang Biblia at ang pagbasa niya ng Biblia ay parang ang salita talaga ng Diyos ay galing sa langit. Minsan pinapanalangin ko mga kapatid ganito eh. Na ako sana pag nagbasa sana ang Biblia, hindi lang basa, bla bla bla, kundi parang yung talagang salita ng Diyos ang galing sa langit ang narinig ng mga tao. Ganun daw po ang sabi dito sa aklat kung paano si Gao Hong Chi magbasa. He opened the Bible and read it to others as if each word came from heaven. At dahil sa pagtitiwala ni Gao sa Diyos, ginamit siya ng Diyos na nagdadala ng to bring healing and hope, maraming pag-asa sa maraming mga tao. At, nahuli na yung... At sa isang taon, noong unang taon, pagkatapos ng mabinyag, 180 hundreds came to the waters of baptism due to his testimony and ministry. 180 in the first year after he was baptized. May pag-asa pa tayo mga kapatid. Kung hindi man tayo marunong gumasa, hindi man tayo marunong magmemorya, tayo ay manalangin at tutulungan tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ni Gao Hong Chi ay ang Diyos ng Biblia, ang Diyos din natin ngayon.
Ang sabi po sa John 14:6, "And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever." Ang ibig sabihin po ng Comforter sa Tagalog ay mga aliw. Pag tayo po ay nalulungkot, ang banal na Espiritu po ang magko-comfort sa atin. Okay. Even the Spirit of Truth, ang Espiritu ng katotohanan. Kaya po, lahat ng tinuturo ng banal na Espiritu ay katotohanan. Hindi man lang, kahit hindi maintindihan ng ibang mga tao, dahil hindi nila nakikita, ngunit ito ay ibibigay sa atin. "And behold, I send you the promise of my Father upon you, and tarry now in the city, in the Jerusalem, until ye have endured with the power that come on high." Si Jesus Christ po ang nagsasabi nito. Ang sabi niya, "Diyan lang kayo sa upper room hanggang dumating ang banal na Espiritu." So, then the same day, at the evening being the first day when the doors were shut, the disciples were assembled for the fear of the Jews. Dahil ang mga, nung namatay si Jesus Christ, natakot yung mga, alam niyo mga kapatid, kanina nagdi-discuss tayo sa Sabbath School. Sabi ko, itong mga disipulo, sinabihan na ng marami ng ating Panginoon, ito ang mangyayari, ito ang mangyayari, ito ang mangyayari. Pero hindi nila na-gets. Kahit nung namatay na si Jesus Christ, hindi pa rin nila na-gets. Bakit kaya namatay yung ating hero? Kahit nung naglalakad na sila dun sa road to Emmaus, nagdi-discuss pa rin sila, katabi na nila si Jesus Christ, hindi pa rin nila na-gets. Kaya kahit hindi natin mag-gets sa una, may pag-asa pa rin. Kahit si Pedro, sabi ni Jesus Christ, "Get thee behind me, Satan." Pero si Pedro ay ginagamit pa rin ng Diyos. Dahil pag nagpasakop tayo, kahit paanong hindi natin na-gets, tutulungan tayo ng banal na Espiritu na mag-gets ang mga maintindihan. Hindi yata tamang Tagalog yung mag-gets. Na maintindihan ang mga bagay na ukol sa Diyos, ayon sa Diyos. So sige lang, tayo lang magtiyaga at ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay. So, ang nangyari sa mga disipulo, lahat sila nandun at nananalangin sa upper room. "And Peter Jesus and stood in the midst of them and said, 'Peace be unto you.' And when he said, he showed himself unto his hands and his side." Tapos naintindihan nila, "Peace be unto you. As my Father has sent me, even so I send you." Then he said to his disciples, "Breathe on them and said unto them, 'Receive ye the Holy Ghost.'" So pag ang mga magkakapatiran ay magkakasama, nananalangin, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagkakantahan ng mga kanta ng Diyos, si Jesus Christ po ay pupunta dito, nasa ating presensya, at binibigyan tayo ng banal na Espiritu upang makapangaral tayo. "Send me, the Father, even so I send you." Upang tayo ay makapangaral. Sabi po sa John 15:26, "But when the Comforter shall come," ang Comforter po, ang mga aliw, ay ang banal na Espiritu, "whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of Truth." Ibig sabihin, ang banal na Espiritu na nag-inspire sa mga tao na sumulat ng Biblia ay galing sa ating Diyos Ama. "Even the Spirit of Truth na galing sa God the Father shall testify of me." Kaya meron tayong binabasa sa Revelation, the testimony of Jesus Christ. The Revelation, ha? Tapos meron pa tayong sinasabi na testimonies, okay. "And ye shall bear witnesses," kasi ito yung mga sinasabi ni Jesus Christ sa mga propeta na pinapadala niya, "because ye have been with me from the beginning." So pag ang Holy Spirit ay binibigay upang tayo ay makapangaral, pag tiningnan natin yung sa Acts, anong resulta ng pagkabuhos ng banal na Espiritu? They proclaim boldly the gospel. Okay, "how be it, when the Spirit of Truth is come," pag ang Holy Spirit ay dumapo sa atin, "He will guide you into all truth." Wow! Sino nagtuturo sa atin magpiano? Gift of the Spirit yan. All truth. Sino nagtuturo sa atin mag-sermon? Sino nagtuturo sa atin magbasa ng Bible? Sino nagtuturo kay Gao Hong Chi magbasa at mag-memorize at mangaral? "The Spirit of Truth will guide you into all truth," lahat ng katotohanan. "For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak." Mayroon pang akong tanong, isa. Paano ng mga disciples nalaman na si Moses at saka si Elijah yung kaharap niya? Bakit may Facebook ba si Moses at saka si Elijah? Nakita ba nila yung picture? Ang kasagutan ko lang na nakikita sa Bible, ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa kanila kung sino ang sino. Kasi malay ba nila?
Paano nagkatugma-tugma itong mga sinulat ng mga manunulat ng Biblia na ang tagal-tagal hindi sila magkakakilala pero pare-pareho ang sinusulat nila? Ang Holy Spirit ang nagtatahi, ang nagtutugma-tugma ng lahat ng katotohanan basta galing sa Diyos. But whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Kaya ang Espiritu ng prophecy, the Spirit of prophecy will teach us things to come. Kaya meron sa Revelation sinasabi, the Spirit of prophecy. Okay. Will show you things to come. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I not go away, the Comforter will not come. But if I depart, I will send Him unto you. Yan po. And I will not leave you comfortless. I will come to you at the day ye shall know that I am with my Father and ye and I in you. Okay. So ang nangyari po noong Pentecost sa Acts, nagsama-sama sila, sila ay nagpakumbaba ng kanilang mga kasalanan, sila ay nagsisi sa kanilang mga kulang sa pananampalataya at ni-review nila yung mga sinasabi ni Jesus Christ sa Bible, sa prophecy. Pinaulit-ulit nila yung mga katotohanan na kanilang naaalala at iniisip nila ang buhay ni Jesus na nakita nila mismo. At nagkaroon sila ng kanilang determinasyon na ipangaral si Jesus sa buong sanlibutan. Sila ay nanalangin ng grabe, intense earnestness na sila ay tulungan na mangaral. At sila ay nag-unite, they put away differences. At sila ay nagkanta ng mga praises to Jesus Christ. Ang pinakamagandang kantahin, redeemed, dahil lahat tayo na nakikinabang. And they contemplated with the wonder of the love of God, and they took hold of the imparted gifts. Ayan po. Meron pa po akong isang kwento na nandito rin sa aklat. Napakaganda po nito. Baka naikwento ko na ito dito. Hindi pa po. Eh kahit naikwento ko na, maganda pa rin. Okay. Nasa page 211. Ito po ay totoong tao. Kahit na yung kwento ay parang hindi totoo. Ito po ay friend ko sa Facebook. Si Pavel Goya. Yan po ang spelling. Kung gusto niyo hanapin sa Facebook, pwede dyan siyang tanungin kung totoo talaga yung kwento niya. At magre-reply po yan. So, nasa page 211. Doon po sa bansa ng Romania, yun po ay communist na country. Meron pong isang elder ng church na faithful. Ang pangalan niya po ay Pavel Goya. Ayan po. So, communist country. Ngunit si Pavel Goya ay maraming kwento sa kanyang buhay na mga tinutulungan siya ng Diyos. Siya ay faithful na member ng church at meron siyang pera. Ang pera niya, nakukuha niyang pera sa isang taon ay kalahating milyong dolyar. Oh, marami-rami yun. Kalahating milyong dolyar. At saka, so ang kalahating milyon dolyar ay parang $500,000. Okay, imagine niyo mga kapatid, 500,000, hindi pesos, dollars. Dollars. At meron siyang paparating na kontrata na magiging 4 times yung kanyang income per year. So, $500,000 times 4, 2 million. 500. 5 times 4. Ah, sige po. Masyadong maraming pera, hindi ko na magkasya sa isip ko. Pero yung 500 times yung dollar, 500 times 4, parang 2 million dollars. Okay. Pag times nyo sa 800 something. Okay. Kontratang paparating po yan. Pero, itong si Pavel, si Kuya Pavel, si Elder Pavel, lahat ng kanyang ginagawa sa buhay, nananalangin muna siya kung pipirma siya o hindi. So, sabi niya, wife, at saka tayo, mag-pray tayo kung talagang will ng Diyos na pumirma tayo sa bagong kontrata o hindi. Ang business niya po pala ay nanggagawa sila ng damit. At meron bagong magpapagawa sa kanya rin, magiging times 4. Kaya lang, yung ating Adventist Church Conference doon,
Sabi nila, itong si Elder Pavel, masipag ito. Gawin kaya nating pastor. Siguro kulang sa pastor. So, tinawag nila si Elder Pavel, gusto mo bang magpastor? O-offeran ka namin. Apat na church kung gusto mo magpastor. Dahil ikaw, nakikita namin, pinagkakatiwalaan ka namin. Gusto mo magpastor, apat na church, bigyan ka namin. Ganito ang sweldo nyo. Ang sweldo niya ay $250 a month. Ilan yun, sir? Parang 15,000 yata yun, o 17,000. 10,000. 250? Oo, kasi ang 100 ay 44,000 lang. So, mga 10,000. Sweldo ng pastor sa ano, 10,000 a month. Ang sweldo niya sa business niya ay 500. At saka magiging 2 million a year. So, ganito, 10,000 a month versus 2 million a year. Pero, walang problema kay Elder Pavel. Sabi niya, kung alin yung gusto ng Diyos, yun ang susundin ko. Nanalangin siya at saka siya nung asawa niya, nanalangin sila ng nanalangin. At na-impress sila ng Panginoon na magpapastor na lang siya. Hindi ko maintindihan ito mga kapatid. Pero nung kwento ni Pastor Ron Closey sa Ayas, nakikinig lang ako. Kasi hindi mo ako basta-basta naniniwala. Pero nung binasa ko yung aklat na sinulat niya, talaga palang totoo. At saka nung nakachat ko na siya sa Facebook, aba, totoo itong taong to. So, nakonvict siya, he and Dana's wife decided to surrender all to Jesus. They sold their nice home and cars. Bakit binibenta niya yung mga BMW at saka mga Mercedes niya? Kasi sabi niya, yung pastor, kaya nga si Jesus Christ sa sabsaban pinanganak eh, para maabot niya yung mga taong gano'n. Pag pastor ka, alam mo, dadrive ka ng BMW at saka ng Mercedes, yung mga German cars, kasi mayaman nga siya eh. Binenta niya yun, and gave practically everything away. Akala ko tinago na lang niya. Tago muna, dahil pastor ako, tago yung mga kayamanan. Nung binasa ko yung book, and gave practically everything they own. Gave away practically everything they own. Ako po ay medyo may pagka-businessman din ang pag-iisip, pero hindi ko maintindihan ito. Bakit ito? Bakit niya pinamigay yung kanyang mga ari-arian? Siguro nabasa niya sa Bible, ipamigay sa mga mahirap. Dahil yan ang kanyang conviction. So they bought an old Russian jalopy. Bumili siya ng kotse na kakarag-karag. Ano mga under naman? Pero hindi kasing ganda ng mga BMW. A little box on wheels so as not to make their members envious para hindi daw maingit yung mga membro. And nung pastor na siya, apat yung kanyang church. Pagdating nila sa church, ang gugulo ng mga church. Mga chismis, mga inggitan, ano pa, mga akong dapat na leader, ganyan-ganyan. Yun ang pinag-uusapan nila, hindi evangelism. Kung ano-ano pinag-aawayan, mga maliliit na mga bagay. Sabi niya, balik tayo sa Biblia. Sabi niya, balik tayo sa fundamentals. Lahat ng family, worship. Umaga, worship sa gabi. At saka lumuhod tayo, magsisi tayo sa lahat ng ating kasalanan. At hingin natin ang pagbubuhos ng banal na Espiritu. Na magita yung pagpapala sa iglesia imbis na pang-aaway. Sa dalawang taon, mga kaibigan, nagdoble ang members ng church. Amen? Babalik lang pala tayo sa Biblia. At saka nag-church planting pa sila ng isang congregation. Tapos isa pang company sa district. So, nagpo-progress, umuunlad ang gawain ng Diyos. Kinagamit si Pastor Pavel. Ngunit ang kaaway, meron ding sariling plano. So, si Pastor Pavel ngayon, pastor na siya ngayon. Sabi niya, magkukrusade tayo ulit dyan sa kabila. Nung nagpiprepare, kasi maraming nilalakad dyan, pagkukrusade, permit, mga ganyan. Siya ay nagdadrive sa town na Otelo Russo. At merong tumawid sa kalsada. Yung tumawid, hindi siya ang nakabangga. Nakabangga ay yung isang kotse. A car struck the boy's hip. So, tumawid yung isang binatilyo. Tinamaan siya. Boom! Tumalsik yung binatilyo, lumanding sa harap ng kotse ni Pastor Pavel, nasagasaan ulit ni Pastor Pavel, dito naman sa balikat. So the car struck the boy's hip and leg and sent him flying up straight into the air only for him to land in front of Pavel, too late to avoid this hitting the boy again, this time on his head and shoulder. Dito nabangga ni Pavel. Sa the teenage body was crumpled mess at lumalabas yung dugo sa ears, nose, mouth, and eyes.
He was rushed to the hospital. Siya po ay in hospital at may nagbe-brain hemorrhage yung kanyang yung brain. Yung kanyang spine broken in two, his spine was broken in two places. His lungs, one of his lungs was punctured. His hip was broken. His arm was broken. His leg was broken. His brain was hemorrhaging. Tanong, buhay o patay? Sino bang nurse dito? Doctor. Okay, basahin natin. At team of physicians, yung mga doktor, ginawa nila ang lahat ng makakaya nila. Ngunit namatay. Ang pangalan ng binatilyo ay si Mene Mene. So, nung namatay si Mene Mene, tinakluban na siya ng kumot at nilagay siya sa kanyang yung stainless, di ba sa hospital? Pag namatay ka, lagay ka sa stainless tapos tutulak ka dun sa morgue. So, hindi ako naniniwala basta-basta. Tinignan ko sa Google. Tinayip ko yung Mene Mene, Pavel Goya. Nakita ko dun, may aklat actually na lahat si Pavel Goya yung kwento. Sinulat ng mga 3ABN people. Yung pala talagang nilagay na siya dun sa morgue. Hindi nakasabi dito eh. Poor Mene Mene. So, sino itong Mene Mene? Ito ay 19 years old. Sikat siya sa buong baryo. Dahil, meron siyang problema sa kanyang pangatawan. Gumagalaw yung katawan niya kahit hindi niya sinasadya. Kaya lagi siyang muntik ng mabangga. Tumatawid siya kahit hindi pa siya tatawid dapat. So meron siyang motor coordination deficiencies. He couldn't control his arms or legs well. So people have given, meron siyang stuttering problem. Uutal-utal siya. Kaya ang tawag sa kanya, Mene-Mene. Sikat siya. Kasi gumagalaw siya kahit hindi sinasadya. Yung pagsasalita niya ay ibang klase. Stuttering. Ngayon, ang problema, sikat itong taong to sa buong bayan. Ang nakabangga pa ay pastor. At may evangelism pa siya next week. Pa, sabi ni Pavel, malaking problema to, Panginoon. Ako ay magpipreach, kaya lang ako yung nakabangga dun sa innocenting bata. So sikat na sikat, sinong pupunta sa aking crusade? Kailangan ko ang inyong tulong. Kayo lang ang makakatulong sa akin. So si Pavel ay tumabi dun sa bed ni Mene Mene. Nananalangin siya, ito ang kanyang panalangin. God, what are the people of Otelo Rusu going to say when they hear that I killed a young man just beginning his life? They know I'm a pastor. What will they think? If need be, I am willing to exchange my life for his. Explain ko lang ng konti. Pag mahal na mahal mo ang gawain, pag may mamamatay, gusto mo ikaw na lang yung mamamatay kaysa sila. Kasi at least ikaw, alam mong mariresurrect ka ng maayos. Sila hindi pa nila alam. Kaya yun yung gustong gawin ni Pavel. Pwede ako na lang yung mamatay. Si Mene-Mene na lang yung mabuhay. Pero ito yung katuloy ng panalangin ni Pastor Pavel. I know you are able to bring him back to life if you choose. Ano daw po? Medyo malakas itong pananambantay itong taong ito. Sabi niya, kaya niyong buhayin yun. I am asking you, please bring him back. Please, God, please. So, pinapabuhay ni Mene Mene, ay ni Pastor Pavel, si Mene Mene. Nakita siya ng doktor. Sabi niya, umuwi ka na, Pavel. So, umuwi po siya. Tapos, pero hindi siya natapos manalangin. Nanalangin pa rin siya. Kinabukasan, in the morning, ito po yung magandang attitude ni Pastor Pavel. So yung, dahil communist country, hindi sila naniniwala sa Diyos, sabi ng mga doktor, umuwi ka na. Pero ang Diyos ni Pavel, mas magaling kaysa mga doktor na communist. Nanalangin sila buong gabi na kung pwedeng buhayin si Mene Mene, pakibuhay po. Nakapanalangin na ba kayo ng ganun? Ngunit ang kanilang magandang attitude, whether or not buhayin, tinatanggap namin ang will ng Panginoon para sa kanyang gawain. May request sila, pakibuhay po. Pag hindi niyo po binuhay, okay lang. Pag binuhay niyo po, praise the Lord. Pero pakibuhay po, yun kanyang-kanyang panalangin. Sa kaumagahan, siya ay, dahil itong pastor ay bumalik sa ospital upang makipag-areglo sa mga pamilya ni Mene Mene. Ngunit, nakakita siya ng malaking, maraming mga tao sa hospital. May pinag-ano sila, inosyoso sila. Nakita nila si Mene Mene kumakain ng almusal. Kumakain ng almusal si Mene Mene. In the morning, Pavel returned to the hospital to meet the family, but instead found a commotion around Mene Mene, who was now sitting up in bed eating. He was alive. A host of medical professionals crowded to the room bewildered. Ito yung x-ray kagabi. Ito yung x-ray ngayong umaga. Pareho naman yung tao. Ba't buhay?
So, in-x-ray ulit nila para ma-sure. Sabi ng mga doktor, walang damage yung brain. Yung spinal column, walang break. Yung hip, walang bali. Ang bali lang yung kamay at saka yung paa. Yung lungs, wala rin puncture. At least may natira para sigurado tayo na yun pa rin yung tao. So, the young man had only a broken arm and leg. In addition, his speech was perfect. Hindi na siya uutal-utal. Kaya mga kapatid, kung tayo ay may mga problema sa ating katawan, hintayin lang natin, baka gagamitin niya ng Diyos kung papaano sa kanyang gawain. Huwag lang kayo magpabangga. Okay. So, nawala na yung kanyang stuttering problem. And when the teen was discharged, they saw that he had full control of his arms and legs. Hindi na siya may unnecessary movements. So, anong nangyari sa malaking problema ni Pastor Pavel? Dahil sikat si Menemene, mas lalo siyang naging sikat. Dahil namatay yung sikat na tao, nung nabuhay, mas lalong naging sikat. Malaking kwento sa buong barangay, sa buong bayan. Kahit sa palengke, nabasa ko nun sa isang aklat, namamalingki si Pastor Pavel. Sabi nila, bilisan nyo kasi ito yung pastor. Pag pinanalangin ka nito, makapangyarihan ito. Pati yung mga tao sa grocery, kilala nila si Pastor Pavel. Anong nangyari? Kasi lahat ng bagay na nangyari, may magandang result. Nung nag-crusade si Pastor Pavel, punong-puno yung church. Hanggang matapos na siya, ayaw pa rin umalis yung mga tao. At saka, marami silang question and answer. The result, the church doubled the membership. Amen? Praise the Lord. Okay, yan po, tinatanong ko, bakit pag ako nananalangin, minsan parang hindi ang Diyos seryoso? Iniisip ko, bakit? Nag-give up ba ako ng $2 million? Pagbigay sa offer, ibang hirap-hirap. So si Pastor Pavel, seryosong-seryoso ka sa kanyang religion, kaya pag siya nanalangin, seryoso rin ang Diyos sa kanya, pagsagot sa kanyang panalangin. Kaya siguro ganun. Kaya medyo nagsiseryoso na rin ako, mga kapatid. Ang sabi po dyan, blessings in proportion to self-sacrifice. Nabasa ni Pastor Pavel, sell all that you have and give it to the poor. Sabi dito, he which soweth sparingly shall also reap sparingly. And he which soweth bountifully shall also reap bountifully. Yung maraming inasik ay maraming haanihin. Wala pong kalugihan ang Diyos. Okay, meron pa pong isang kwento. Ngayon po ay marami tayong kwento. Ngunit galing yan lahat sa mga experience ng ating mga kapatid. Si Golden Lapani, page 218. Si Golden Lapani po ay isang teacher. Ito po ay narinig ni Pastor Ron Cruzay sa kwento niya sa general conference session. Friend ko na rin po ito sa Facebook. Siyempre ay yung mga taong nababasa natin sa aklat, pwede natin hanapin sa Facebook. Nung nakita ko yung picture ni Golden Lapani, naiintindihan ko yung katotohanan ng kwento niya dito. Kasi yung smile niya dun sa picture niya sa kanyang profile, at talaga pong, mamaya ako nasasabihin, kasi may kwento pa. Page 218. Okay. Ito po. Saan si Golden Lapani dito? 218. Okay. Okay, si Golden Lapani po ay isang teacher ng biology. Siya po ay hindi Kristiyano. Ito po ay narinig ni Pastor ng author sa General Conference Session 2005 sa St. Louis. Siya po ay lumaki na Muslim, si Golden Lapani, sa country ng Malawi. Oh. Alam niyo po ba yung mga Muslim, hindi basta-basta na-evangelize. Kailangan mo ng ingat. So, siya po ay nagkasakit, si Golden Lapani. At siya po ay pinauwi na ng doktor. Dahil sabi niya yung mga doktor, mamamatay ka na. Wala na kaming magagawa sa inyo, umuwi ka na. Siya po ay pinauwi na, si teacher Golden Lapani. Ngunit siya po ay nagkaroon ng tatlong panaginip. Sa tatlong panaginip ni Golden Lapani, itong mga Muslim, dahil sa hirap nilang kumbinsihin, ang Diyos ang nagkukumbinsi sa kanila sa pamamagitan ng panaginip. Kailangan lang natin manalangin na padalahan sila ng panaginip. Ang panaginip po ni Golden Lapani, Brother Golden Lapani,
ay siya daw dapat ay maging Kristiyano at siya ay hindi mamamatay. So, simple lang. Nagsimula siyang magbasa ng Biblia, tinanggap niya ang ating Panginoon, at siya ay hindi namatay. Siya ay naging magaling. Hindi na siya sakitin. Hindi na siya nag-teacher. Sabi niya, yung perang naipon ko sa pagiging teacher, bibili ako ng farm, sakahin, at magsasaka na lang ako. Nagsaka siya. Habang iniintay niya tumubo yung kanyang mga halaman, yung mga tanim, nagba-Bible study siya. Maganda nga namang profesyon. Kasi hindi naman agad tutubo yun. Pagkatanim mo, hihintayin mo tumubo. Anong gagawin mo habang hihintay? Ang mga ngaral sa ibang mga tao, yung mga kanyang nabasa. Siya po ay nagba-Bible study at lumapad, pinagpala ng Diyos ang kanyang sakahan. Lumaki ng lumaki. May mga employee na siya. Ngayon, may mga ini-employ siya, may mga trabahador siya, tinuruan niya rin mag-Bible study. Magtanim tayo. Habang hindi pa tumutubo yung ating tanim, mag-Bible study tayo. So, may sweldo pa rin yung pag-Bible study. Siya ang mubuhay sa mga kanyang mga Bible workers. Siya po, sa kanyang buhay, sa Muslim na country, he has stoned, siya ay binato, sinunog, nilason. Yung kanyang mga kaaway at mga dating kaibigan, sinusubukan siyang patayin. 25 na beses siyang sinubukang patayin simula noong 1982. Pero nandun pa rin siya sa Facebook. Buhay si Golden Labani. 25 na beses siyang pinagtangka ang sunugin, lasunin, panain, lahat ng mga bagay, lunudin, kung ano-ano pa. Pero dahil sa lakas ng kapangyarihan ng Diyos, buhay pa si Brother Golden Labani. Kaya ang kanyang pangangaral ay nagtutuloy-tuloy. Kahit ang kanyang pamilya, ayaw na sa kanya. Ayaw na sa kanya, pero ngayon lahat na Adventista. Amen? Kung 25 na beses siyang sinubukang patayin sa bawat town, sa bawat lugar, sa bawat lugar na sinubukan siyang patayin, nakapatayo siya ng iglesia. Aba, matindi ito. Isang beses, nangangaral siya dun sa isang village. Biglang nawala yung mayor. Nawala yung mayor. Sabi nila, si Golden Labani ang pagbintang natin kasi ayaw natin siya. So, sabi nila, yun ang pumatay. So, kinulong si Golden Labani sa kulungan. Eh, wala naman siyang ginawa. Itong mga ngaral, hindi naman mamamatay ng tao to. Kinulong siya. Dahil nawala yung mayor, namatay yung mayor. Sabi niya, nasa kulungan siya. Nasaan yung mga worker ko? Ako ay magpa-fast. Alam niyo yung fast? Mag-aayuno ng 21 days. Kayong mga worker, mag-aayuno rin kayo. 21 days, may gagawin ang ating Diyos. 21 days, mag-aayuno ako, mag-aayuno rin kayo diyan. Manalangin tayo lahat, may gagawin ang Diyos. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21. Pagka 21 araw ng pag-aayuno, lumutang ang mayor sa ilog. Pati yung bato na pinagtalian, lumutang din. So, natakot yung mga tao. Nalaman nila, hindi pala si Golden Labani yung pumatay. Ang pumatay sa mayor ay yung kapatid ng mayor. Nag-away-away sila. So, inalpasan nila si Golden Labani sa kanilang takot. Dahil nalam nila, itong taong to ay nag-aayuno ng 21 days, katsang yung mga worker niya. At yung Diyos ni Golden Labani, kayang palutangin ang bato sa ilog. So, natakot sila kay Golden Labani. So, 21 days that God will reveal the truth and His name be exalted. On the 21st day, the chief's body floated up from the bottom of the river, even though it was attached to large rocks that the assassin has used to sink him to the bottom. Kaya, natakot sila kay Golden Labani. At ngayon, meron ng church dun sa village na yun, na 80 yung members. Okay. Ang tanong, paano ni Golden Labani ginagawa ang kanyang pangangaral? Ito gusto natin kopyahin. Ito yung kanyang method. Una, humihingi siya ng permission sa mayor, sa chief, na bisitahin yung komunidad. Nagdadala siya ng pagkain, food ministry, nagdadala siya ng gamot, pangpagaling ng mga sakit, at saka, nagbibigay siya ng mga damit.
He brings food, medicine, and clothes for the children. Pinapanalangin niya sila, at saka maraming sinasagot yung mga panalangin niya, nagkakagumagaling. Tapos, pag mahal na siya ng mga tao, kukwento na siya, alam niyo ba merong Jesus? Alam niyo ba merong Bible? Kwento na siya konti-konti. Ngayon, pag marami nang interesado sa mga Bible, mga bata, lalo na yung mga bata, marami kasing kwento sa Bible, nagpapaalam siya ng mag-evangelism. Hindi na makahindi sa kanya. Dahil pinakain niya lahat, binigyan niya ng lubit, binigyan niya ng gamot. Sige lang, bahala ka dyan. Kwentuhan mo yung mga bata. So, pagka-hold ng evangelistic meetings, he is hardly refused. And after our group has been baptized, pag may nabaptize na, may bagong church, nag-iiwan siya ng 5 trabahador niya, doon, sinisilduhan niya na layman, dyan muna kayo ng 6 months, turuan niyo pa kung anong kailangan turuan. Pagka 6 months, punta ulit tayo sa sunod na barrio. For the last 20, sana yun. So, yun po ang ginagawa niya. He leaves 5 Bible workers for nurturing. And then, next month, after 6 months, next town. Absolutely remarkable thing is that Lapani, sa 25 years na data available dito sa ating researcher, he has led more than 18,000 souls to baptism. Praise the Lord. Half of them were Muslims. O ba? Mahirap bang mangaral? Pero ang Diyos ay makapangyarihan. With God, all things are possible. Okay. Yan po ang ginamit si Golden Lapani. Maraming kwento, pero wag na yan. Pag ang Diyos po ay naninirahan sa ating mga buhay, for me to live is Christ and to die is gain. I am the door, by me, if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. When Christ lives in us, magbe-bear fruit po tayo dahil ang Diyos ang vine and we are the branches. Minsan, ang vine ay pinuputol. Di po ba? Pag masyado ng maraming dahon, tinatawag dun sa Tagalog, pruning, tinitrim, binabawas, tinatabasan. Bakit tinatabasan? Para bumunga. Para bumunga po, ano? Oo. Minsan ang ating ministry, tinatabasan din. Para bumunga. Baka minsan nagiging na tayong masyadong mayabang. Kasi kailangan tabasan ng hangin. Baka para bumunga. Ayan po. So, sabi dito sa... Ayan. I am the vine and ye are the branches. Pag hindi tayo nakakabit sa kay Jesus Christ, walang fruit. Yan yung pruning. Sa ating ministry, minsan may mga disappointment. Pero tingnan natin ito, mga kapatid. Saan yan? Many who sincerely consecrate their lives to God's service are surprised and disappointment to find themselves as never before confronted by obstacles and beset by trials and perplexities. Bakit maraming problema? Why do all these things come to us? Ito ang pinakamaganda. It is because God is leading them that these things come upon them. Pag tayo ba ay sumunod sa Diyos, maraming problema? Yung mga disipulo ba maraming problema? Ay, nangamatay nga sila lahat eh. Trials and obstacles are the Lord's chosen methods of discipline and His appointed conditions of success. Pag kayo ba ay hindi binigyan ng quiz at ng test, kayo ba ay makakapasa sa klase? Hindi. Paano malalaman? Ang pagsusubok, ang quiz at test sa ekskwela, ayan ay para kayo'y makagraduate. Kung walang mga pagsubok, walang graduation. Kaya po sa ating buhay Kristiyano, pag maraming pagsubok, yan po ang ginagamit ng Diyos upang malinis ang ating mga karakter. Amen. Ayan po. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, that your fruit should remain. And whatsoever ye shall ask of the Father in heaven, He may give unto you. Kaya po, tayo ay inuutosan ng Diyos na mangaral, katulad ng mga disipulo. Tayo ay bibigyan ng banal na Espiritu upang tayo ay magkaroon ng lakas ng loob na mangaral. At ang Holy Spirit din ang magtuturo sa atin kung anong sasabihin pag tayo nangangaral. Ang banal na Espiritu rin ang magkukonbinsi
sa mga taong pinapangaralan natin. Tayo po ay tinatawagan na mangaral at magbahagi ng Ebanghelyo sa lahat ng mga tao. And if some of the branches were broken off, ayan po. Kaya huwag tayong mayabang, dahil pag tayo mayabang, baka tayo matanggal sa puno. Dahil yung ibang mayayabang ay tinanggal sa puno. So sabi dito, be boast not against the branches. Huwag tayong mayabang. Dahil yung mga hindi naniniwala ay natanggal. Marami pong binibigay ang Diyos ng mga regalo sa atin, yung iba teacher, yung iba evangelist, yung iba pianist, yung iba sa computer, yung iba magaling magsalita sa iba-ibang lingwahe, yan po ay mga kaloob ng Espiritu na binibigay sa atin. Yung iba maawain, yung iba magaling magluto, yung iba magaling kumain. Yung iba malakas ang pananampalataya, yung iba maraming mag-offering, yung iba nakakapagaling ng may mga sakit. Ano pa? Yung iba, nalalaman nila kung demonyo yan o banal na espiritu yan. Yan. Yung iba, matalino, wisdom. Yung iba, maraming pera. Yung iba, ano pa? Serving. Ito ang pinakagusto ko, itong serving. Tulong-tulong lang. Simple lang yan. Kung may kailangan buhatin, buhatin. Mga ganun lang. Simple. So lahat ng tao sa iglesia may parte sa gawain. Amen? Kung hindi nyo alam, ipanalangin nyo. Katulad ng pagpanalangin ni Gao Hong Che. At bibigyan tayo ng Diyos ng assignment sa gawain. Dahil pag hindi tayo gumagawa, boring. Pero pag may ginagawa tayo, gusto natin dahil yun ang gawain natin. Tayo po ay manalangin sa ating pagsasara. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for the experiences that you have given to our brothers and sisters in the faith. Kami po ay nagpapasalamat sa mga magagandang mga talata sa Biblia na nagkukomfort sa amin. Kami po ay nagpapakumbaba at nagsusurrender sa inyo dahil sa aming pong sariling kakayahan, wala po kaming magagawa. Ngunit sa pananampalataya po sa banal na Espiritu at sa kapangyarihan ng Jesus, ni Jesus Kristo, lahat po ng bagay ay posible sa inyo. Kami po ay nagpapagamit sa inyo ngayong umaga sa aming mga buhay. Gamitin niyo po kami sa inyong gawain upang kami po ay masaya na magdadala ng mga tao sa inyong panan. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen.